Hello, what's up mga sangay? Kamusta po kayong lahat? Pag-usapan po natin itong malaking problema ngayon ng Russia na pumutok mga sangay at nalaman ng buong mundo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So mga sangay, pag-usapan na naman po natin itong balita, world news or global news. Global update po mga sangay. Alam nyo, nag-i-enjoy po ako sa paggawa ng content pagdating po sa mga update regarding po sa nangyayari sa ating mundo ngayon. Dahil very interesting ito at saka kahit pa paano, hindi masyadong nakaka-stress dahil wala po gaanong bardagulan mga sangkay. Hindi po kasi politika ang pinag-uusapan. Kaya nga lang mga sangkay, matindi naman po ang topic. So eto, guys, mayroon po umanong nagaganap mga sangkay doon sa Russia ngayon. Eto po yon. Pero bago po yan mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapagsubscribe. At kung hindi pa mga sangkay, mayroon pong makikita kayo sa ibaba na subscribe button. Okay, ang gawin nyo lamang, pindutin nyo po yung subscribe sa ibaba, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell and click all. Dahil nga po dito sa YouTube, 1.06 million na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta. Okay guys, balik na po tayo sa ating kwentuhan. Sabi po dito, Russia is facing its biggest worker shortage in decades. So, ang Russia umano ay gumaharap sa isang napakalaking problema. Nagkukulang na umano ito ng mga trabahante. Alam naman po natin mga sangkay na ang ginawa po ng Western country ay nagkaroon po ng sanction sa Russia. Okay, di ba? Nanawagan. Doon ngayon mga sangkay, mukhang hindi na po epektibo dahil nga po nakabangon naman ng Russia dahil po sa supply ng oil. Okay, ngayon, eto. Vladimir Putin is facing the largest worker shortage. Si Putin umano mga sangkay ay umaharap sa isang napakalaking problema na nagkukulang na umano ng mga trabahante ang kanilang lugar. Ayon po ito sa pag-aaral mga sangkay, ayon po dito, has seen in decades and the crisis could cripple the country's economy as well as its ability to wage war in Ukraine. So sabi dito mga sangkay, kumbaga papaano po nila masusustain ang kanilang gera doon sa Ukraine kung magkakaroon po ng shortage ng mga trabahante. Parang ang ganda ng problema nila, no? Dito sa Pilipinas, kulang sa trabaho, di ba? Kulang po ng mga mapagtatrabahuan. Samantalang dun sa Russia, mga sangkay, yung problema po nila, kulang na po ng trabahante. Tindi, no? Unexpected population decline. So, bumababa umano ang populasyon nila. The last 3 years, ang Russia, ang population daw po ng Russia has lost 2 million. Nawala daw po yung 2 million more people than the country was expecting according to information na ibinahagi umano ng Britain's Ministry of Defense. Sa madaling sabi, ang information na ito ay galing po sa kalaban ng Russia o katunggali na bansa o lugar. COVID war, ito, the COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine were cited as the two main factors by British intelligence that led to Moscow's worst labor shortage since 1998. Ah, okay. So, pinagbabasihan po dito, no? Itong COVID-19 pandemic, tapos ang gera po nila doon sa Ukraine. Ito na po ang nakikita nilang dahilan. Well, ang totoo din, kasi di ba nagkaroon po ng mga sanctions sa kanila? Malamang yung ibang businesses sa kanilang bansa nagsara na lamang kasi paano pa nila ipagpapatuloy ito kung hindi rin po nila mapapasok yung ibang mga bansa pagdating sa trade. Ito, the war in particular seems to have wreaked havoc on Russia's working age population. 1.3 million people left the country in 2022. So may mga umalis na pala sa kanilang bansa, oh. 1.3 million umano ang umalis na sa Russia simula po noong 2022. I don't know kung ito po ay dahil sa problema ng gera. Pwede din mga sangkay, di ba?
Most of those who fled Russia were the country's younger and well-educated people who work in what the Ministry of Defense called the country's high-value industries. Ah, ito yung mga matatalino mga sangka. Ito yung mga high-class na mga tao ang umalis po sa kanilang bansa para po maghanap po ata ng trabaho mga sangkay. Mm-hmm. So, ito po yung nakikita po nila ngayong malaking problema ng Russia. At hindi ko alam kung ito ay bahagi ng propaganda, but ito po ay ano, pwedeng totoo dahil nga po mayroong digma ang nagaganap doon mga sangkay, di ba? Mayroon po silang kinakaharap na problema. Pero alam nyo, ang tingin ko dito, ang nagsusustain pa rin po sa Russia ay yung kanilang supply ng, sila po yung isa sa may pinakamalaking isinusupply na oil sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito, risking inflation naman. Nanganganib ang kanilang inflation. This will likely lead in to a reduction in the potential growth of Russian economy and risks stoking inflation. The British intelligence update added in a dire warning for Russia. Ito yung medyo good news mga sangkay para po sa kanila. Bad but not horrible. Sabi po dito, things haven't been going well for the Russian economy since Putin invaded Ukraine. Pero mayroon po ditong sinasabi. But, kumbaga yung kanilang ekonomiya daw po ay talagang medyo hindi po maganda. Hindi po tulad nung wala pa pong gera mga sangkay. Kumbaga, ang kanilang economy ay hindi po maayos since sila po ay pumasok sa gera. Pero mga sangkay, ito. But the situation also hasn't gone as poorly as some economists predicted in 2022. Why? Kasi nung 2022, mga sangkay, nung pumutok itong digmaan, ang prediction po ng mga ekonomista, babagsak, maninilikado ang kalagayan nitong Russia. But ano ang nangyari? Nagtulungan po ang mga kaalyado ng Russia, like yung BRICS, mga sangkay, di ba? Yung mga bansang yan, Brazil, Russia, India, China, South Africa, mga sangkay, yung mga yung bansa, nagtulungan po sila pagdating po sa trade ng kanilang mga produkto. Ngayon, alam naman po natin na ang Russia po ay isang malaking bahagi ang kanilang naisusupply pagdating sa oil. So, ito po yung reason kung bakit kahit medyo hindi maganda yung takbo ng kanilang ekonomiya, hindi pa rin po masama. Bakit? No? Bakit hindi po dumating sa talagang paghihirap ang Russia? Dahil po doon. At ngayon na mga sangkay, ang pinakamatinding problema po ng mga bansa na nakapaligid o kalaban ng Russia ay dahil nga po mukhang bubuo po. Or ewan ko kung bumuo na ba ng currency. Ito ba ay nag-start na mga sangkay? Mukhang kakalabanin na po nila itong lakas ng dolyar sa Amerika. Kasi alam naman po natin na pagdating po sa businesses, mga investment, na mas nagtitiwala po yung mga businessman, mga investors sa pera ng US since World War II. Ngayon mga sangkay, sabi po dito, hindi po nangyari, pero I don't know, kulang na daw po sila ng mga nagtatrabaho. Ito lamang po yung kanilang problema. In April, the International Monetary Fund projected that Russian economy was on track to grow by mayroon pong pagbaba yung kanilang ekonomiya mga sangkay, pero hindi naman po ganun kalala. No? So, ano po itong ano? Ano kaya ang anong mga trabaho ang sinasabing talagang nag-i-struggle po na makahanap ng mga workers? Ayun po. Inside Russia, we're struggling to find workers with some worse off than others. Ito po yun. Industries like, ito yung mga apektado ha. Industries like manufacturing, industrial enterprises, water supply, and mining were struggling the most according to Newsweek's report. While car sales, wholesaler, traders, and the services sector were industries that were struggling the least. So ito po yung mga trabaho, mga sangkay, na medyo delikado
sa kanilang bansa dahil hindi po, ewan ko, kinukulang po sila eh. Hindi ko alam kasi siguro ito yung mga taong umalis na rin po sa Russia. No? Well, ano po ang inyong opinion po dito? Tingin nyo ba, mga sangkay, totoo itong sinasabi ng nagsulat na ito? Ito kaya ay hindi propaganda or propaganda lamang na may malaking problema ngayon ang Russia pagdating po sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga businesses. So ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ang gawin nyo lamang, mga sangkay, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ganun lamang po, simple. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.